medyo lack of food talaga ako. Hindi, gusto kong kumain kaya lang tapos ako, hindi ako makakain ng tama. So, hindi ko alam. Sa dami ng bawal. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. So now, I have this one, carrots, and dragon fruit. Guys, napaka-pricey nito. Kaya lang napakaganda nito sa heart, sa liver natin, sa kidney. So, yung isang piraso is 100 na. Mas mahal pala ang red kaysa white. Sabi doon sa quotes van na binilang ko. So now, try natin guys kung mauubos ko to. Pag naubos ko to, ang susunod na kain ko siguro, bukas na. Okay, so, ito kasi medyo matigas. Alam niyo naman, meron akong false kick saffron. So, dito muna tayo sa dragon fruit. Puyo. Hindi sa sweet. Iba ang lasa ng dragon fruit. Kakaiba. Nakaka-addict siyang kainin. Pero pag nakagat mo na siya, walang taste eh. Iba ang lasa niya. Malambot siya. Tapos yung dark niya, parang anis. Anis ba yun? O yung chia na yung itim na maliliit. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Kaya ko pala. Wala siyang taste. Attractive lang yung color niya. Pero mas gusto ko to kaysa doon sa white. Kaya nung bumili ako, tinanong ko kung red ba ang loob niyan o puti. Yung sinabing red, oo. Kaya sabi niya, ma'am, mas mahal yung red ha kaysa white. So, eto yun. Ano to yung nagit kalahati dito? Mahagawa. Malambot sa nguyain. Tama lang to sa ano. Lang nakakabusog yun. Need lang kasi ng mga organs natin yung ganito mga klase ito. Loko quiet. Loko! Mahal siya, pero hindi naman sa ano. Sorry guys, ha, dun sa mga favorite sa dragon fruit. Bakit ang mahal niya? Dahil lang sa kulay niya at sa pangalan? Kasi pag kinain mo naman siya, hindi siya ano, mas malasa ang ano. Mas malasa ang mangga. Pero kailangan kumain ka dito araw-araw. Siguro once a week or twice a month, pwede. Kasi very healthy talaga siya. Kaya, i-google niyo guys. Kaya siguro, yun ang nakapagpamahal sa kanya. Dahil very, very healthy ka. Pag itong kinain mo siguro, halimbawa, kahit isang buo, the next following day, huwag mo na. Next. Yun, kain ka. Okay? Okay. Okay. Tatlong hiwa na lang guys. Kaya mo pala ubusin yung isang peraso. At kailangan ubusin ko kasi sa family namin walang kumakain ko yung dragon fruit. Maganda lang sa tingnan, very attractive.
ka na ba sa ano? Parang matabang. Meron siyang konting lasa. Yan ka, ha? Wala. Dragon fruit lang talaga. Pero maubos ko na sa lahat. Pipilitin kong ubusin kasi sayang. At walang kakain na iba. Saka maganda sa heart, sa liver, at sa kidney. Sa iba pang party ng mga organs natin. Guys, mind you ha, ang pinakamalaking organ sa katawan natin is ang liver natin. Ingatan yung liver nyo. Kaya habang mga youngs pa kayo, not like me, ingatan nyo yung body nyo. Ang hirap talaga magkasakit. Huwag masyado magpapagod. Lalo na sa mga workaholic yan. Aha, kasi workaholic talaga. Ayoko magsayang ng oras. Alam ko din ha, siguro sa iba may lasa. May lasa siya, hindi malasa eh. Meron siyang taste. Kaya pag nilunok mo siya, wala siyang aftertaste. Isa yun sa kinaganda ng dragon fruit. Pag nilunok mo siya, wala siyang aftertaste. Pag kinagat mo siya, wala lang. Iba yung lasa niya, hindi ko mapaliwanag yung taste ng dragon fruit. Mayroong kunting tamis ba yun? At parang gusto na mag-throwing up ng sikmura. Kailangan ko ubos. Para mayroon ako pag-premier. Ano pala guys, kain ko dito sa kapat. Itong damit to, ayaw na ayaw ko nito. Pero ngayon kasi nag-gain weight ako, parang favorite ko na siyang isuot. Hindi siya mainit sa katawan. Sa kanyang kulay. Ganda. Wala na guys. So, I guess hindi ko na makakain tong carrot bukas. Siguro ilalagay ko lang to sa splash tapos bukas ko sa kakain. Ay, thank you Lord. Naubos ko yung isa. So, busog na ako guys. Kasi talagang sabi sa akin nung cardio ko na doctor, Mrs. Quinones, when you come back on after 14 days, you to ask na nagbaba ka ng timbang. Kasi talaga sa edad ko, overweight ako. My God, 68 kilos ako guys. Nahiya talaga ako. Parang na-out of control ako sa foods. Parang nawala yung discipline ko sa pagkain. Pag nakakita ko ng pagkain, I don't care. Kakain ako hanggat gusto ko. Pero hindi pala talaga pa yun. Totoo po yung kasabihan ni Steve nila. Lahat na sobrang sa. Eh ako kasi magana kumain, nagkakamay ako. Hindi ako nagpukutsara. Pag sa bahay, kamay talaga ako. Kahit yung sabaw yung ulam. Nagkakamay ako. So, control guys. Advice ko sa inyo, control your attitude at eating. Hindi maganda. Kaya siguro, yun din yung kaya lagi mas itinig ko kasi overweight ako. Hinihingan ako ng 50 kilos or 53 kilos ng kalki ko. So,
ang balik ko is on, oh my god, malapit na pala. It must be on June 12 yata. Basta after 14 days, kailangan kong bumalik. So, kailangan kahit 2 kilo, mabawasan ako. Ang talaga, 2 kilo, mabawasan ako until 14 days. Kasi I am on medication for 14 days. But it doesn't mean na ikakad off ko yung connection ko sa kamion. So, minsan, sumisigil talaga ako. Pag okay ako, nagpa-attend ako ng mga premiere. But I keep on uploading, lalo na sa Swords videos. No matter how busy we are, guys, mag-upload tayo sa Swords videos. Or, kahit Swords na video lang sa channel natin. Kasi alam talaga natin, pinaghirapan natin yung channel natin. So, ayun guys. Tapos na ako sa travel tour. Maganda lang talaga siya. Pero, not advisable na kung gusto mo kumain ng prutas, marami naman mga seasonal fruits na kaya natin. Ito kasi needed. Yeah. Needed talaga ng travel fruit. So, that's all. Natapos ko yung dragon fruit na hindi ako bumugan ng apoy. Kailangan hindi na ako mag-troll na. Alright guys, maraming salamat. And thank you very much for watching. And see you guys. And don't forget, around June 5 or